Sa botong 8-6, nagdesisyon ang mga kapwa maestrado ni Maria Lourdes Sereno na patalsikin siya sa pwesto bilang punong mahistrado. Respondent Maria Lourdes P.A. Sereno is found disqualified from and is hereby adjudged guilty of unlawfully holding and exercising the office of the Chief Justice. Accordingly, Respondent Maria Lourdes P.A. Sereno is ousted and excluded therefrom. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Noel Tiham, pinagbigyan ng Korte Suprema ang co-warranto petition na inihain ni Solicitor General Jose Calida at sinabing wala raw legal na basihan ang pagkakatalaga kay Sereno sa pwesto kaya wala raw itong bisa mulat sa pool. Kaugnay ito sa hindi raw pagsunod ni Sereno sa requirements ng Judicial and Bar Council na pagsusumite ng kumpletong statements of assets, liabilities and net worth nang mag-apply siya bilang Chief Justice. This decision is immediately executory without need of further action from the court. Bumoto pabor sa co-warranto petition sina Associate Justice Teresita Leonardo de Castro, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Francis Hardelesa, Samuel Martires, Noel Tiham, Andres Reyes Jr. at Alexander Gesmundo. Kumontra dito sina Senior Associate Justice Antonio Carpio, Presbitero Velasco Jr., Mariano del Castillo, Estela Perlas Bernabe, Marvic Leonen at Benjamin Kagiwa. Pinagbotohan din ng mga maestrado kung ang co-warranto petition ang tamang remedyo sa kaso ni Sereno. Siyam na maestrado ang bumoto pabor dito. Limang maestrado naman ang hindi naniniwalang co-warranto ang tamang remedyo. Siyam na maestrado naman ang nagbigay ng sarili mga opinyon kung nilabag ba ni Sereno ang saligang batas dahil sa hindi umano pag-file ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ang iba hindi nagbigay ng opinyon. Ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na pinatalsik ng mga kapwa niya maestrado ang isang Chief Justice. Maaari pa rin namang umapela si Sereno pero hindi nito maapektuhan ang pagpapatalsik sa kanya. Dahil deklaradong bakante na ang posisyon ng punong maestrado, inatasan din ng Korte ang Judicial and Bar Council na simulan na ang proseso sa paghahanap ng bagong punong maestrado. Pinagpapaliwanag din ng Korte si Sereno kung bakit hindi siya dapat parusahan dahil umano sa pagsasalita laban sa mga kapwa maestrado. Respondent Maria Lourdes P.A. Sereno is ordered to show cause within 10 days from receipt hereof why she should not be sanctioned for violating the Code of Professional Responsibility and the Code of Judicial Conduct, for transgressing the sub judice rule, and for casting aspersions and ill motives to the members of the Supreme Court. Dati nang nanindigan si Sereno na bilang isang impeachable officer, tanging Kongreso lang ang pwedeng magpatalsik sa kanya. Naunang pina-inhibit ni Sereno sina De Castro, Peralta, Bersamin, Tiham at Hardelesa dahil umano sa tila paghusga na sa kanya bago pa magbotohan ng mga maestrado. Pina-inhibit din ni Sereno si Martires dahil sa tanong nito kay Calida kung senyales daw ba ng sakit sa pag-iisip ang pananalig sa Diyos na ayon kay Sereno ay bias laban sa kanya. Lahat sila, ibinasura ang hiling na pagpapa-inhibit ni Sereno dahil umano sa kakulangan ng merito. Dano Tingkong, Kanakatutok, 24 Horas.